They say, a family that prays together, stays together. But for a band of brothers in Makruhan Southern Leyte, a family that farms together, stays happy together. Known in the province for its mangrove-rich coastlines, resort beaches, and springs, Makruhan in southern Leyte has quite a lot to offer. But nestled peacefully in a small valley lies a family who finds farming as their source of happiness. Ako rin ay si Jasper Villan, 24 anos, o usa ko katanon nga mag-uuma. Ako po si Juan J. Villan, usa po ka katanon nga mag-uuma, di bali. Nagsuon ni 22 anos, nagpuyo sa pagkong silang ang nag-encourage sa mga mag-farming ay among kuhan, among yung ginikanan. Kaya ang ginikanan, since birth na mo, farmer na sila. Kaya bimay lang paningkamot kay kipeskwila nila. Huwag mo itong pag-college na decide agriculture. Nga, farming na may plan daw, kaya sunod na silang yapak ba, pero kuhan na, inupit na kibali. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga, naday po yung kuhan ba na mo nga, basta ka farmer po kay ang amo gadget nga kuhan si Sinugdan, nagkuhan na dumi na garden. Wag ko mag-inspect ba nga, ang kini si kang kamanguran si Jay, nga makakuan ko makaunaw na ba siya ngayon nga mag farmer na magunahin ko nga may eskwela maka namundang sa lumang kong eskwela kayo mag farmer sa makulupi siya gusto na salamat sa Ginoo nga nanami ka bagba sa garden kay kwa malagi ka ng maidadidara na ang kusog po murag na makuhaan na ba kay di na makaya na mo ka ng nanang idadidara na madyo ka din nga na anak nga Uli ba sa mo po dapit nga mag-farmer? Maamay ang passion po ma'am kay ma'am maligi ka datan ma'am. So, nga na, ang among mga kinikana to na musa nga nag-agli. Usap mo dam mga NGOs na hindi isa ang buwan ma'am. Sa municipal, usap mo sila na buwan. Buwan na, mga NGOs sa farming, labi na itong mga buwan na patanon. Ano ilagi, pangakat ma'am. As young farmers in the family, Jasper and Jay, together with their other two siblings, Juanito and Jocelyn, wanted to follow their parents' footsteps in farming, despite the many opportunities they can get working in the corporate sector. School pa naman, mga pangandoy lagi. Pangandoy, syudad. Nakabukin mo may, kanahan ko yung tama kong syudad. Kapakabot high school, sige mo mo may ka, pangkuhang syudad ba, ang nanay, nalang po sila ipan naman nila, ba? Namo sa na-realize pa na syudad, grabe ka polluted, nga na, da. Ito may muhangay, da. Namo, may area sa bukid, da. Sayang mo daw ang bitsaan, ma'am, da. Ang bitsaan, ma'am, ginikan na, di. Sila kay bukid naman sa ilang kinabuhi. Magpalasyo mo nila, marag, wala na. Hindi may kinahan ba? Ang passion, da, at ito rin sa magpadol mo nila po sa mga ginikan na, ang maguwang lasyo man kami, at kami. Pangalan sa among farm is kuan Happy Farm si Dan na imutang sa barangay kung silang makroon sa Berlite. Kini siya nga farm, dilin siya ingon nga, dako kayo mga affectar si Dan niya. Among gi-integrate ang area na mo kay aron ma-utilize ang area na ami. Vegetables, liquid vegetables, kayo mga kamatis at sa tanan nga halos mga kuan sa vegetables mo. Dahil na kung may herbs, ma'am. Mga herbs ang mag-i-kuhan doon niya. Mga produce may herbs. Yes, mga pan, rice, niya, poultry, livestock, ma'am.
happy farm ni Kuskoan, ma'am. Amo nakita dun sa mga ginikanan niya. Sa pagpanguma, nagmalipayon dun sila sa pagpanguma. Mana yung kibuhay ki na mo sa magagmay ba may ang pagpanguma ng dun ang amo nakita nga nagmalipayon man sila, so among ipadazon nga magmalipayon kami sa among pagpanguma og inubanan sa kuan bugma lagi, ma'am. Nya magmalipayon jud ka sigurado sa imong gibuhat og inubanan sa bugma giya sa kita sa Happy Farm promotes various organic agriculture technologies such as vermiculture, green manuring, formulation of bioorganic concoctions, and the use of seaweeds as a source of nourishment for the soil and at the same time a natural insect repellent. The Million siblings have also participated in some of ATI-RTC8's trainings and activities, such as the corn and cassava-based feed formulation, the NC2 certification on organic agriculture, and good agricultural practices in vegetable production, to name a few. Ang among farm is naginahinay pa meron no convert through organic, pure organic dud kay sa panahon sa mga ginikanan gamit na sila og mga synthetic fertilizer. So last year pag suod na mas pagpamumamo na nag-zero ang pesticides, mana mi gamit og pesticides niya amo gilisen na gamit og synthetic nga mga fertilizers na mo ginahinay og pan sa organic na sila. Ang mga farmer sa sato kay wow sa sakto nga mga tekno ko na sa nga na mga nagpag test ba yan na ba this is mga sure sa mga kuwan sa hay wala pa so this is nakalikad sa mga mo nang bahan po na mo kung sipte sa iyo mong ikuwan kung mga mga organi ito kung may sinapa kuwan na nro ng kuwan yung mga kay chemicals kung saan na madawat na itong lawas so yung kuwan yung organic na. Happy Farm, nahimong learning site sa ATI tuig 2017. So, gitabangan mi sa among kuan DA, sa among munisipyo, makonekta sa ATI, GEO. So, mga ito nga, i-evaluate ang mga farm niya. Nakapasa, ma'am, sa kuan, pag-evaluate. So, mga ito nga, makonekta na mi, ma'am, sa ATI. After me nga na accredit as learning site sa ATI, dako kayo na kahimuan sa mong farm kung kabaguhan, may daghan, yung fan ang ATI ng mga structures, mga training center, seedling house. So dako nagkahimuan sa mong farm, mga tools na mga gamit nga din may mag-lisod pa o pangitabay. Pandit naman siya sa ATI. So, mapasalamaton ka doon yung dako sa ATI kay nakonikta mi nila. So, nga na, ang dako pasalamat na mo sa ATI, ma'am. So, daghan sa mga trainings and seminars, ang na-apply nga sa among farm, mga organic practices, so, dako kahimuan sa among farm. Despite the many fun experiences in the farm, the Million Brothers are aware that challenges are no strangers in farming. And as young farmers, being happy is one way to beat it. Sana ang panahon, ma'am. Panahon. Tro-tro mong klima lagi, ma'am. So, yun nga na, daot ang mga pananong, hindi man ito makontrol lagi. Marit akong challenge po sa mga ito. Masaya ang gagawin niyo, madawat ang mga tanong ba? Pero, one lagi, organic agriculture, kung okay, working with nature, ma'am. Support na lang tas nature, ilang nang gawa sa'yo. Alag ma, failure ng yung tanong din na basta kay nakikibarugan nga yung kita ang organic. So kami ning agay may mga failure nga mga tanong kami na habis pagayo sa pang-pangsumura. Yan
nga daot lagi sa buwan mo. Okay ra na, kahit na pa may next time. Nagkadayon lang. Dayon yung panalong. Mga challenges nga mong nagiyan. Isip ko sa rabatan nun nga para meron ang taghan. Kay patanon malagyan mo yung makibali. Mawili pa sa mga bulhaton. Asahay sa inyong mga natin mga amigo lagi ma'am mawili pa ta sa kanyang mga bulhaton. Mga duwa-duwa. Kinahanglan sa focus. Focus yun ka sa inyong farm kay mabidyaan, ma-auto-focus ka. Mato nga, mabidyaan na nimo ang inyong farm. Dili na ka ma-productive na as partner. So, challenge na mo kay mga batanon mami. Kamay pa mong kahibaw, hindi ka inyong nga veterano sa pagpanguma. So, among gi hinahinay nga nanikamot mi nga mulakos po mi kung magmalipay yung isang pagpanguma panggiya po sa mong magidikanan. Ang ika-encourage sa mga batanon nga wapaka-engage sa farm. Nindo kung makatry doon sila kung engage sa farm, garon makakuhan, realize sila kung sa importante ang pagkaon nga yung kaon ba. Nga din na yung simple nga pagkaon nga yung kuhan, special nga mga pagkaon nga yung topo. Sa abo sa mabot nga panahon, pero kaya mag-crisis naman, kinahanglan mag-grow na kaya mo galingon. Ikaw kasi na-encourage doon. Ang hangin pang kuhan po, encourage sa mga batanon karon labi na to sa itong mga out of school youth na. So, sud mo sa pagpangumagay, kinabasihan ang kung na kay nahuman, nga na ang profesyon nga katurang mga kuhan. Ako, bisa ka kuha mong kukahuman pa sa pag-eskwela. Stop nga niko kay yung try ko lang farming lagi kay ako sa wayang, ako seryoso. So, nakita nga, nga na dahil malipay, lipay mo dahil kanso ni farming dahil malipay yun ta. Bisan tuod og daghang mga pagsuway, padayon ra gyud punta sa atong pagpanguma. Grab jud nga og namoy area, namoy katamnan. Pagparming mo kay makita man mo din ha. Da usa na pud maka tabang gyud mo takwa sa inyong pamilya. May kwan, responsible nga kwan, yot karon kay lisod ng panahon mo. Sigara ng mga youth ron, busy na sila sa ruwan. Lain-lain nga field ba? Wala silang engage sa agriculture. Wala sila kaya ba mga ruwan. Agriculture lang, importante yung kanto sa tibong kalimutan, yun na. Agriculture tayo eh. Wala din ang gutom. Agriculture is the future. Be a happy farmer!